Kuya, payagan kaya kami ng kapitana? Ha? Payagan kaya kami? Ma'am. Mag-camp. Saan? Hindi bago kayo umakita. Kaya, alam mo may ari. Pero may pinapayagan naman po. May mga pinapayagan. Pinapayagan eh. Kasi liblib yan eh. Aha. Bahal mga paano dyan. Aha. Kasi may ano yan, may kahit kayo mag ano dyan. Babahit kayo. Aha, okay lang po. Eh, iba din yung alam mo may ari. Aha. Pero may mga pinapayagan naman po kapag thank you Lord. So yun, salamat nga pala po kay Kapitana Belen Tol. Belen, pinayagan kami makaakyat. So yun guys, aakyat na nga kami. Hindi ako, wala akong energy. Sige Tol, susunod lang. Wala akong energy. Kasi kung ano-ano na nangyari sa akin kanina sa daan, mabusan ako ng tubig, pinulikat, nagpahila sa motor. Buti na lang talaga, nakaabot pa ako dito. So ayun, akit na kami. Medyo mahirap lang to kasi mabigat yung dala ko, tapos malakit pa yung bag ko. Samahan pa ng mahirap na daan. Pero alam ko naman na sa dulo nitong pupuntahan namin ay worth it yung pagod, kaya tiis-tiis lang. So yan, sinukbit ko na sa likod ko yung nakalagay kanya dun sa bike ko para hindi masyadong mabigat yung bike ko. Napag-iwanan na rin ako kasi hindi agad ako makapaglakad ng mabilis kasi mabigat nga yung dala ko. So ito guys, malapit na tayo. So yun guys, nandito na kami sa lugar na pagkakampingan namin. Hindi biro yung pag-aho namin kasi ito guys, medyo malaki nga yung bike na gamit natin, pero pinulikat ako sa pinulikat, napagod, na-dehydrate, pero kahit isa doon wala akong pinagsisihan kasi worth it naman yung lugar na pinuntahan natin. So ito lang yung ilog, ito yung rumaragas ng poles. Hindi nyo lang masyado makita kasi dumidilim na, pero bukas ng umaga papakita ko sa inyo. Ito, dito kami mag-set up ng tent. Dito kami maglalagay. Yung isa namin kasama dito, tapos kami dito. So mag-set up na tayo kasi abutin ng gabi. Mahirap mag-set up pag inabot ng dilim. So yun guys, pagdating namin dun sa lugar, nagbihis agad ako kasi naiinitan na ako. Tapos pagod pa rin ako nyan. Kaya lang kasi magdidilim na, kaya itinayo agad namin yung tent. So mamaya na lang ang pahe mga kapag tapos na ikapit. So yun guys, ilalagay muna natin yung gamit natin dito sa loob ng tent kasi dumidilim na. 5:30 na ng hapon, medyo malamok na, so kailangan nating magpasiga ng apoy. So ito guys yung paligid namin, ito yung pagkakampingan namin. May puno dito, ito yan. Hindi ko alam kung ano mga puno yan, tapos ito, tapos ito may malaking bato dito. Ayan. Tapos yun, si Tol. Tapos ito, gilid ng pagkakampingan namin ay ilog. Ayan, yung waterfalls. Bukas maliligo tayo dyan, yung bisikleta natin. Siguro
itatabi na lang natin dito yung bike. Tara, pasok na natin yung gamit. Ngayon naman ay magpapasiga tayo ng apoy dahil malamok kapag dumilim. Okay guys, so ayan, nakapagpapoy na tayo. Yan, taks ng energy na. Okay guys, so ayan, nakapagpapoy na tayo. Okay, nakapagtayo na tayo ng tent. Nakapagpapoy na rin tayo. Ngayon naman ay mag-iintay ng tubig para makapagkape na tayo. So yun guys, sa ilog na lang ang kumuha ng tubig kasi malinis naman yun. So yun, pasado alas 7 na ng gabi. Naka-setup na rin yung lahat, pati yung mga kasama ko. So, kapag luto na rin sila ng mga kakainin namin pang hapunan. Kung mapapansin nyo, wala kayong ibang maririnig dito bukod sa boses namin ay agos ng ilog at saka huni ng mga kuliglig. So yun guys, 11 na ng gabi. Nandito yung tent namin. Eto. Tent namin, Tol Jeric. Pero, mas dito na lang daw siya. Lilipat siya dito. Dito na siya matutulog. Tapos ito, si Tol Makil. Masusulok ka ba, Tol? Ito. Yan. Tol, dito. Tawagin mo ako pag mag-3am ka. Oto, Tol. Oto, Tol. Para ma... Sige. So guys, mamaya mag-3am challenge kami. Alright, mga tol, papasok na ako sa lungga. Yan, yan yung kanyang lungga, duyan. So guys, kung hindi kayo familiar, merong hammock. Yan. Hammock or duyan. Tapos ito, si Tol dyan dyan. Ay, shit! Tapos Tol dyan, ayan. Tulog na. Yan, nakaduyan lang din siya. Ay, hindi pa ba tulog? So ayan, dyan yung duyan niya. Tapos, kung kanina apat lang kami, ngayon anim na kami. May dumating na dalawa. Kaibigan ni Tol dyan dyan. Ito. Yan. Nakapag-snacks na rin kami ang kalat. Si Chiria ito. Dala ito ng mga kaibigan ni dyan dyan. Tapos ito yung popcorn. Yan. Ito. Si Tol. Tol, sure ka ha? Okay ka lang dyan? Okay, sige. Ring the bell na lang kapag may problema. So, unang nangyari guys, tingnan nyo. Silang alima dito, magkakatabi silang lahat. Tapos ako andun, yun. Medyo malayo, pero wait lang, silipin natin. Ito. Dito kasi flat yung lupa. Tapos na-setup ko na siya. So, tinatamad na akong maglipat. Ayan, naka-setup na. Tapos ang dekoran ko, ito. May malaking bato siya. Tapos, dito ay may mga malalaking puno. Ilaw namin na nalolobat na. Hindi, Tol, try. Alright! So yun guys, bala ko na sanang matulog, kaso yung mga kasama ko... Hoy! Tol? Saan? Diyan na lang ako! Hindi, nagyayabang lang naman si Tol dyan na may namatay dito. Tol, ilipat natin yung tent. Kaya ito parang ayak na mata ka, Tol. Kayo, dito na lang ako. Dito na lang ako. Tol! Tudo! Parang hindi nagigising na na-stress. Tol, parang ayak na mata ka. Hindi nga, Tol. Baka dito may nag-agasak sa minabi sa. Hindi, natatakot na nga din nga ako dun. Hindi, niyayabang niya. Wala, mamamatay. Hindi, lilipat ako dyan, Tol. Hindi dahil ako natatakot. Gusto ko na lang din talaga dito.
Sige lang. Tol, tulungan mo ako. Umot nga. Ha? May umungot nga? Tunay? Promise. Ay, shit naman. May umungot nga, tol? Meron na, tol. Ulo. Lilipatan natin yan. So, yun guys. Ako ay nagdesisyon na lang na ilipat. Hindi nananakot itong mga kasama ko. Tinatakot ako, pero kala nila natatakot ako. Di man lang. Para yun lang. Naiyak na bata. Hindi ako natatakot. Tol, nasan ka? Ayun, tol, mamaya ka ha. Sabay tayo. Pubuhatin na natin, tol. Okay, guys. Sige. Let's go. Mailo ka. Sige. Kita mo dyan, tol? Oo. Lang. Ako pa lang. So, yun, guys. Hindi. Nilipat kami ng gamit. Hindi, guys, na-miss ko na agad kayo talaga, sobra. Dati yung nakagawa ng pagkakaibigan, na-miss ko na agad kayo. Oo, tol, good for four to. Family size. Ay, hindi, tol, dito na. Ayoko dyan, David, paano? Marinig mo lang. Tol, iikot natin. Tol, Jericho, nauha yung bata din, no? So, yun. Magaling mo ha? Visit. Hindi to, hindi ko niniwala sa mga ganun. Gusto ko lang talaga dito sa inyo kasi alam niyo na, ang laki nga pala talaga dun tent na to, no? Okay na yan, at least. Kahit magpagulong-gulong ako dyan. Wala na akong kukunin dun, ano? Yung bike na lang, tol, tara. Hindi ka naman yan. Hindi, ilawan mo ako. Yan, kukunin ko. Visit! So yun guys, 11:44 na ng gabi. Tulog na rin yung mga kasamahan ko. Tutulog na tayo. Tapos, hiyan natin kung makapag 3 a.m. sa alamis tayo mamaya. Hindi man matuloy, so makita-kits na lang tayo bukas. Okay, bye. Good night. So yun, good morning guys. Pasado alas 6 ng umaga. Wala dito yung katabi ko, umaga sa gising. Silipin natin yung labas. So yan. Gising na rin ang mga kasama natin. Kasi tol, dyan tol, makilala ka ba ako na din? Okay, ito yung bisikleta. Alright! May magigising ka. Hindi na yung matatanaw mo. Ang ganda. So, hilamos lang tayo. Then, mag-inir tayong kape at saka magluluto tayo ng breakfast. So yun guys, tara na, magpainit na tayo ng tubig dahil medyo maginaw. Luto na rin tayo ng breakfast. Sobrang ganda dito guys sa Hidden Paradise kasi yun o, waterfalls. Mamaya liligo kami dyan. Ang kagandahan dito, nandito lang yung aming tent. Ito. Tapos, ano na yung waterfalls kaya sobrang ganda talaga. Hindi ka magsisisi. Hindi ko to yan! Tol! Bangon! Bangon na! Okay guys, so unahin nating lutuin ay yung kaping barako natin. So nakakuha na tayo ng tubig sa ilog. Then lagay na lang natin yung kape. Okay guys, so ito yung pinaglagaan namin ng kape kahapon. Ayan. May mga tirapan latak pero okay pa naman yan. Tapos nakakuha na rin tayo ng tubig sa ilog. Ito. Ayan, dyan natin yung kinuha. Tapos yun, yung waterfalls. So, ito, lagay na natin ang kaping barako. Lahat na natin. Lagay na rin natin itong sukal. So, yun guys. Nakakulo na yung kape natin. Hindi ko napansin ang umawas kanina. Naawasan ng ating lutuan. Siguro mga 3 minutes pang nakulo para lumasa talaga yung kape. Ayan o, basta ang kulo.
Wala mong may batang naiyak. Try mo kaya. Pero baso ka sa freezer. And po na. Wow. Okay. 2 down. So masarap pa. So welcome po sa So yun, pagkatapos naming magluto, isang mabilisang kain lang kasi pupuntahan naman namin yung mas mataas pa kasi sabi ni Tol Janjan, mas maganda daw doon saka mas mahaba yung waterfall. Ngayon ay pupuntahan naman namin yung mas mataas daw na waterfalls. So ito yung isa sa magandang liguan din kasi malinaw yung tubig. Wala din! Parang storm tumalo na. Patalong din ako doon. Pagkagaling namin doon, mayroon pa daw isa. So mas mataas daw yun. So ipupuntahan ulit namin. Yo, shoutout nga pala kay Jeric. Ito yung channel niya, oh. Kong channel. Nax. So yun, tama nga, meron ngang mas mataas at mas malaking waterfalls dun sa banda dulo. So kung mapapansin nyo ito, meron pa yan hangga dun sa tuktok. So mahaba pa yan, hindi lang nahagip ng camera. Sobrang sarap ng maligo, malamig yung tubig. Gustuhin man namin magtagal kaya lang hindi namin nagawa dahil kailangan pa namin umuwi. Tapos ito naman yung waterfalls na malapit lang doon sa pinagtayuan namin ng tent. Siyempre, pagkatapos ng outing, pagkatapos ng camping, huwag kalimutang pulutin ang mga basura sa paligid kung ano yung mga dinala nyo. Dapat hindi nyo yun iiwanan sa lugar kung saan kayo nag-camping. Okay, so yun guys, pauwi na kami. Nagkaroon lang ng problema kasi nabutasan ng gulong si Tol Makal. Pero sabi nila meron daw ditong vulcanizing shop. So kung sakali guys na pupunta kayo dito tapos nag-struggle kayo, mabilisan lang biglaan, wala kayong plano na hindi agad kayo nakapagbaon, meron dito yung tindahan, napakalapit lang sa ano, ito. Napakalapit lang dito sa resort. Tapos may mga tindahan din silang mga lomi. Hindi nyo na kailangan magbaon. Kung sakaling biglaan, may mabibilhan naman kayo dito. So yun guys, nandito tayo sa bahay. Hindi na tayo nakapag-video kanina kasi sobrang init na. Mabilisan na yung pagbalik namin kasi inabutan kami ng kirik ng araw sa kalsada. So pinilasan na namin yung pagbabike namin. Kung gusto nyo nga palang pumunta,
50 pesos lang simula sa palengke kung mag-commute kayo. 50 pesos sa jeep hanggang kanto ng Dulangan 1, tapos 120 sa tricycle. Pero isang takbo na yon. So kung lima kayo, apat kayo, paghati-hatian nyo na lang yon. Bali, 50 pesos sa simula Kalapan na bayan hanggang Dulangan 1, tapos yung tricycle na 120 papasok. Tapos yung entrance fee ay 50 pesos. Tapos pag pumunta kayo doon, itanong nyo kung itanong nyo sa mga staff kung saan yung waterfalls, kasi yung resort is swimming pool tapos ilog sa gilid. Yung waterfalls, medyo maglalakad pa kayo papunta doon sa paloob, doon sa nakita nyo sa video kanina. Tapos meron namang kainan doon, kung mabilisan lang at biglaan hindi agad kayo makapagbaon. So may kainan naman doon sa kamay tindahan. Tapos paalala lang, medyo mahina ang signal, pero yung kabuuan ng pagpunta namin doon, pagka-camping namin, sobrang sulit kasi sobrang ganda ng tubig. Doon na kami kumukuha ng tubig sa ilog. So yun guys, maraming salamat sa panonood at sana supportahan nyo pa rin kami sa aming paglilibot dito sa Oriental Mindoro. At kapag nagluwag na, makalabas na tayo ng Oriental Mindoro. Pero sa ngayon, unahin muna namin libutin yung magagandang pasyalan dito sa Oriental Mindoro at sa mga karating na lugar. Kung ikaw hindi pa nakapag-subscribe, sana mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung notification bell para updated ka pa doon sa aming mga susunod na paggala. So yun lang at maraming salamat. Bye! Oo nga pala, huwag nyo rin kalimutang i-like sa Facebook ang Tamaraw Vlog Squad. Bye!